tayo sa spot, guys. So, ikalawang dive natin dito sa Island of Dakot. So, ang dagdag sa nahuli natin kahapon, yung bluefin saka barracuda. So, sana may blessing na naman tayo ngayon. Nakaantabay sa atin sa ilalim ng dagat. So, tara, samahan nyo ako ulit sa dive ngayong araw na ito. Let's go! So, habang punan tayo sa spot, naglulod na ako ng spear gun. Para along the way, may masalubong tayong isda. Ready na to spear it. At unang dive pa lang natin, pagdating natin sa spot, nakahuli na kaagad ako ng isang bluefin trevally. Sinabit pa yung line natin. Hindi ko na na-videohan to kasi nag-warm up pa lang ako nung time na to. This is our first fish of the day. A good size of bluefin trevally. Good start. Oras natin is 5:56. Wala pang alas 6, may blessing na tayo. Thank you, Lord. So maliwanag na yung nakahuli ulit tayo ng isda. Matagal bago masundan natin yung bluefin natin. So pagkapwesto natin dito sa batuhan, eto nandito yung mga slick na unicorn na yung maliliit. Pali ito kung tawagin dito sa amin. So, napakarami nila. At eto, palapit sa atin yung grupo ng Slick Unicorn. Hindi na tayo pumili ng titirahin natin kasi pare-parehas naman sila ng laki. Our second fish of the day, isang slick unicorn. Napakasarap inihaw to. So pagkahuli natin ng slick unicorn, may napansin ako ditong dalawang Maori seabirds dito lang sa mababaw na area. Etong mga unicorn, mga good size na rin sana to. Kaso may isang ibang target tayo. Focus tayo doon, baka lumapit. Napakagandang pagmasdan itong mga dalagang bukid.
At eto, palapit na sila sa atin. A good holding shot yung pagkatira natin dito. Medyo matagal lumapit din, halos maubos yung hangin natin dito sa ilalim. Third fish of the day, Seaford's Moray. Napakailap lumapit, ang bagal. Buti lang, medyo maganda pa yung hangin natin. Oh, thank you Lord. Our third fish of the day, isang Moray Seaburst. Isa rin to sa napakasarap na isda. At eto, along the way, may nahuli na naman tayong isang rainbow runner. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko na inopen yung cam natin. So biglang dumaan kasi sa ilalim ko, kaya kipa naman ito, kaya hindi ko na talaga in-open yung cam para ma-sure natin na mahuli. So minsan kasi pag in-open ko pa yung cam, nalilate na, lumalayo na yung mga isda, kaya minsan hindi ko na talaga in-open. Ito yung pang-apat na isda natin. Isang rainbow runner. Salmon ito kung tawagin dito sa Banton. So, kasama muna natin to sa mga huli natin. So, dito, sinabit ko lang muna sa corals. Medyo mabigat na kasi pag dadalhin ko pa to sa pag-dive natin. Yeah, there you go. Naka-apat na tayong piraso. At dito sa dive na to, hold your breath. At nandito na naman yung mga grupo ng Slick Unicorn. Pero itong mga unicorn na to is hindi na ganun kalaki nung nahuli natin. Napakarami nila. So dito may napapansin ako dun sa unahan natin na isang malaking sweet lips. Kaya akala ko lalapit na, pero medyo mailap. At ayun, lumiko ulit. At ayaw talaga lumapit. Kaya angat muna tayo.
So dito guys, humanap ako ng pwestong maganda, yung makakatago tayo. Baka lumapit na yung sweet lips sa atin. Napapansin ko na siya sa unahan natin. So napakabagal lang talaga lumapit. So naiilang talaga siyang lumapit sa atin. Pero try pa rin natin na antayin. At eto na nga, unti-unting lumalapit na sa atin yung sweet lips. So at yun yung nangyari. Sa sobrang harap niya, pag pull ko ng trigger, biglang umiiwas. So eto guys, pauwi na ako. Halos 2 hours na din tayo nagda-dive. Dito may nakita akong isang grouper. Akala ko pasuot na sa butas. Buti nilang napakaamo. So napakaganda yung pagkatira natin. Napakaganda yung pagkatama dun sa grouper. Ito na yung last dive natin at panghuling isda natin ngayong araw na ito. A good size of marbled grouper. Banto yun ito kung tawagin dito sa Banton. Tingnan nyo naman yung tama natin. Napakaganda yung tagos sa pisngi niya. At eto yung kinain niya, isang igat. Malapit na tayo guys. Wala yung linawin natin. Tayo galing sa may isla. Yung isla. Maliit na isla. At eto may bonus pa tayo. Isang pugita. At eto, may nakita pa tayo ditong isang pugita. Kaya kinuha na natin. Pandagdag na rin to sa huli natin.
Napakalaking pugita to. 3 kilogram on scale. Napakasarap gataan. So at ito yung mga huli natin. Isang Blue Pen, isang Rainbow Runner, Maury Supers, at Marbled Grouper. Guys, nandito natin sa madalang pasigan. Alas 4 hours tayo nag-dive. Natagalan tayo dun sa pulita. Tagal ko makuha. Medyo malaki na ang nung butas. Pangit yung bahay niya. Hirap punin. Pero goods na rin. Worth it yung dive natin. Ngayong araw na to. So, dagdagan yung huli natin. Yung kahapon natin. Ayos na rin. Papahinga lang kami ngayon. Tapos biyahe na kami mamaya. Pupuntahan muna natin yung sa kabilang sa isla, sa kabilang isla. So punta muna kami dito sa taas ng isang ng isla para pagmasdan yung view kong maganda talaga. At eto nga, shoutout nga pala kay JR Panuga Kalarangay Vlog, Ka Fishing, Pu Family from Davao City, Bong Disulog, LB Alviento, Laika Lopez, Disulog, Tresya Disulog, Rian Baby Disulog, Edna Disulog from Babatngon, Leyte. Maraming salamat po. Alam nyo ba na kaya tinawag ang Banton na Banton is napakaraming bato na makikita ka dito. Dito sa islang ito is may nagbabantay na dito. Dalawang tao sila. Si Rico saka si Uncle Matt. So sila yung warden dito sa isla. Alright guys, uwi na kami. So at eto, prepare na kami pa uwi. So ilalagay na yung collar namin sa bangka. So ito yung service nila dito. Pag kumukuha ng tubig sa main island, wala kasing tubig dito. Ano?
So ready na kami. Nandito na yung lahat ng gamit namin. So kay Ivan itong bangkang sinasakyan namin. So si Rico pauwi na ngayon sa isla para mag-igib ng tubig. So sumabay siya sa amin. So hanggang dito lang muna yung video natin. Hanggang susunod na mga videos natin. Maraming salamat sa walang sawang nanonood ng mga videos natin, sa mga supporters natin dyan, sa mga commentator natin dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat.